Salve Maria, Madre, Spirito Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang paghilingin kay Juan Bautista, isang pagpapala at pagandang loob ng Diyos. Si Juan ang maghahanda sa daraanan ng Panginoon. Mapupuno tayo ng tuwa at galak dahil sa ating kaligtasan ay nalalapit na. Mga kapatid, aminin natin ang aming mga kasalanan upang tayo ay maging marapas sa pagdiriwang ng banal ng pag-aayon na nagdudulot ng kapatawaran na may kapal. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo ang pag-ibig mo wagas. Kami ay ingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Awahan tayo ng mga pangyarihan, Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Thank you.
Ama naming makapangyarihan, minarapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang ng mga kaperin para sa sanlibutan. Ang dakilang mistero ito ng nagkatawang tao ng anak mo ay mapag-ukulang nawa namin ng lubos na pananalig at may pag-iwang namin ng may hindi magmamalo na pag-iwang. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak at titikin ng anumang bawal na pagkain mula pagkat ang sanggol ay silang ko ay itatalaga sa Diyos. Dumating ang araw at nanganak ng asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumuko kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang iyong
halina't tubusin kami. Panalangin sa ikatlong linggo. Namumuno, pamilya, pinakamaraha, sina, ama, ipagpagalala, mo ang inyong anak upang iligtas ang lahat ng tao. Ikaw ay tunay na dakila at tulungan mo kami makapagpatawad sa lahat ng mga nakakasakit sa amin. At maging mas maunawain sa mga tao mahirap pakisamahan sa ganitong mga. Hayaan namin ang mga puso upang matanggap ang aming Panginoon at tagapagligtas. Iniiling namin ito sa inyo ang ngalan ng inyong anak na si Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon para sa pagpaglinggo na ang ating paghahanda. Maraming salamat po sa pagbidatura. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang hari ng Judea, may isang saserdote na angalay sa Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawa nga si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak sabagat maug si Elizabeth at sila'y maganda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote nang sila ay magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote. Siya ang nahirang na maghandog ng kamanyan. Kaya tumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng paglusunog ng kamanyang, samantalang nagkakatimon sa labas sa mga tao at nanalangin. Walang ano-ano nagpakita sa kanya isang anghel ng Panginoon nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidla ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dinimig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakahanap ng isang lalaki. At wa na may pangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa
at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang. Siya po ay siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak at anumang inuming na kalarasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauna siya sa Panginoon taglay ang Espiritu ng kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panunumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ang isang bayan ng Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa Amel, paano po po manitiyak na mangyayari ito? Sabagat ako'y napakatanda na at gayon din ng aking asawa. Sumagot ang anghel, ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinuko ako upang iatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko sa inyo. At ngayon, mabibigi ka at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na magaganap ang mga bagay na ito. Sabagat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon. Samantalang naghihintay naman kay Zacarias sa mga tao, nagtaka sila kung bakit nagtaga siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya, hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanong nila na nakakita siya ng pangitawid. At siya'y nanatiling pipili. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi na nagtagal at naglihing si Elizabeth. At hindi ito umalis sa bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon, nilinaw pa po ng Panginoon, uwi ka ni Elizabeth. Ginawa niya ito pangalisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Kapag narinig natin yung sayang annunciation, ang nasa isip lang natin ay ang pagkabalita ng Anghel Gabriel kay Maria. Pero hindi lang po yan yung annunciation na makita natin sa banal na kasulatan. Kahapon ay nabasa natin yung Annunciation to Joseph na kinakailangan niyang tagapin ni si Maria sabagat ang dinadala ni Maria ay ang lalang ng Espiritu Santo. Ngayon sa Ebanghelyo nakita po natin sa unang pagbasa ay ipinahayag sa asawa ni Manoa sa pamamagitan ng propeta ng Diyos na sa gitna ng kanyang kabaugan siya ay magkakaroon ng anak na nakita natin later on na tinawag na si Samson. Sa Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito ay yung pagbalita ng Anghel Gabriel. Kalimitan o pag sinabi natin yung nagdadala ng mabuting balita, kapag ang pinag-usapan din ay annunciation, kalimitan din ay Anghel Gabriel, ay nakita po natin ang kung saan ay
ibinaayaw ng Diyos sa loob ng templo ng Jerusalem habang nag-aalay ng kamanyan yung pong insenso. So kaya gumagamit din tayo ng insenso sa ating banal na pagdiriwang ng misa. Ito'y matagal nang ginagamit ng mga Israelita. So ganoon din, nag-aalay ng insenso si Zacharias. At makita po natin, ibanghelyo natin ngayon, napakahaba. Mas mahaba pa sa Annunciation ni Maria. Pero yun din po, no? Ito rin ay pagpapahayag ng mabuting balita na magkakaroon ng anak sa gitna ng kanilang katandaan at sa gitna ng kanilang pagkabaon. Dito po ngayon sa ating Ebanghelyo at sa unang pagbasa. Ang paliwanag ko na kung saan ay tulad ng ipinahayag po rito yun rin, magiging daan ng kagalakan. Ito po ay Annunciation pa lamang, Annunciation pa lamang ng pagkakaroon ng anak. Hindi pa ito yung actual na pangangalak. Ito pa lamang ay pagpapalita na magkakaroon ng anak. Well, ito po kung tutusin po ay sa panahon pa ng pag-ilihi. Hindi daw ito yung sa atin, yan, nalalaman na magkakaroon ng anak kasi ay nakapaglihi na. Ito ay hindi pa nakapaglihi, ay pinahayagan na ng Diyos sa pamagitan ng anghel, sa pamagitan ng propeta ng Diyos na magkakaroon ng anak. At ito po yung bagay na kung saan huwag natin kalimutan. Ano? Yung biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos at na higit sa lahat na nawa ay huwag namin kalimutan yung biyaya ng buhay na ibinibigay sa atin ng buong may kapal. Sana po ay mapahalagaan natin yung biyaya na ito na ipinagkaloob sa atin at nawa ay pangalagaan natin sa ating pagkilos sa araw na ito. Yung tinatawag natin ang biyaya ng mabuting balita ng buhay. The Gospel of Life. Kaya din po ang simbahan ay meron din tayong isa kitab, Evangelium Vitae, ang Ebanghelyo ng Buhay. Sana po makita rin natin, lalo-lalo na rin ngayon sa mga panahon na kuntingan po natin ulit, ay binahihalagahan ang simbahan kapag pinag-usapan natin ay buhay. Mula sa kapanahunan ng kanyang pag-ilihi hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Kaya po hindi tayo pumapayag ng pag-amin na artificial birth control. Hindi rin tayo pumapayag ng birth control na abortion. Hindi rin tayo pumapayag na suicide na yung ngayon maging bahagi yun ng matinding ipinag-arasal natin, ano? Yung extrajudicial killing o AJK na dinasal nyo kanina ay bahagi yun na kung saan ay makita po natin na alin ay sabi ng iba ay alam, okay lang ang patay yan kasi masamang tao rin yan. Alam nyo, kumisan huwag natin kamuhian at kumisan ay
Kasi anong sinasabi ka? Kasi mamamatay tao rin yan. Nangre-rape yan. Gumagamit yan ang ipinagbabawal na gamot. Masamang tao siya, pero yung sabihin ay hindi mo dahilan para gumawa ka rin katulad ng kanyang ginagawa. Kasi bakit? Ay di, naging masama ka rin. Namamatay tao yan. Huwag ka rin mamatay tao. Anong gagawin mo sa kanya? Ikunan mo. Gapusin mo. Pero huwag mo ibigay ang kamatayan. Sabi nga, Father, hindi na magbabago yan. Eh, talagang hindi na magbabago yan kasi pinapay mo na. No? Talagang wala ng pagkakataon. Bagamat siguro po, makita natin na hindi tayo nakakasigurado na ang tao hindi magbabago. Pero sa oras na pinatay mo na yan, sigurado talagang hindi na magbabago yan. Pero habang nabubuhay yan, nandiyan palagi yung posibilidad na pwedeng magbago. Sabagat may buhay. At kapag pinatay mo yan, inalisan mo na ng lahat ng biyayang pwede niyang tanggapin. Ang sabi nga natin, hindi lang yan mga kumisan niyang inalisan mo, pati yung mga mahal niyan sa buhay, ay para mo na rin inalisan na karapatan na makita nila yung kanilang mahal sa buhay. Sige po na wayo, huwag natin kalimutan. Kaya pahalagahan natin ang buhay. So, kailangan natin paglabanan ng kriminalidad. Pero hindi solusyon ang pagpatay. Kailanman ang pagpatay ay hindi naging solusyon. Siguro pwede natin sabihin na yung pagpatay alin. Side effect lang yan. It should never be a program. Ano ba? Yung kung tinatawag namin death penalty. Parusahan mo yan. Pero hindi ang kaparusahan ng kamatayan. Euthanasia, yung pagpili ng sarili niyang kamatayan. Ito mong lahat ng ito ulit. Ay hindi natin pinapayagan. Kasi bakit? Napakahalaga yung buhay ng tao. Napakahalaga yung buhay ng tao. Nandun lahat magsisimula yung biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos. At kung inyo pong makita na sa Ebanghelyo ay pinahayag natin, at hindi lang po sa Ebanghelyo, ito yung pinaghahandaan natin sa kapanahunan ng Kapaskuhan. Ano ba yung pinaghahandaan natin sa kapanahunan ng Kapaskuhan? Ang Diyos na naging tao. Ang Diyos na nagnais na maisilang katulad ng isang tao. Ang Diyos na nagnais na mabuhay katulad ng isang batang sanggol sa sabsaba sa Bethlehem. Ang kapanahunan ng Kapaskuhan ay isang pagpapaalala na rin, yan ay kapagpapahalaga sa buhay ng tao. Yung sinasabi po ng iba na pabubuno na ng tao ang daigdig na ito, huwag kayong maniwala doon. Sabagat may mga lugar na alin, sinasabihan yung kanilang mga kapwa, kanilang mga mamaya na alin, magkaroon lang kayo ng alam. Bahala ang Estado. Babayaran pa kayo ng Estado. At tulad ng limbawa ng Italy, Germany. Pero hindi sa lahat yan naman ang mangyari, makita natin, kahit na sa Pilipinas, siguro dahil sa dami ng tao ay sa tingin natin ay mura, naging mura ang buhay. Hindi. Kahit na sa tingin mo, dahil sa dami ng tao, napakahalaga ang bawat buhay ng tao. At yun po yung pinapahalagaan ngayong kapanahunan ng Pasko. Bawat
biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ang mensahe ng ating pananampalataya, ang mensahe natin, ipahayag ang ebanghelyo ng buhay. Protektahan ang ebanghelyo ng buhay. Hindi manatawaran ang pagdadaloob ng Diyos, Ama. Ibinigay niya sa atin ang lahat ng ating mga pangailangan sa Kanyang takdang panahon. Buntiwala tayong manalangin sa Kanya. Panginoon, biyayaan mo po kami. Panginoon, biyayaan mo po kami. Maging bukas at handa nawa ang mga pinuno ng simbahan sa katamakan at tagapagligtas. Iwagsinawa nila ang kanilang mga pansariling kapakanan upang sa gayon makapaglingkod sila sa mga dukha at sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo po kami. Itaguyod nawa ang mga namumuno sa simbahan, ang kapakanan at dignidad ng bawat pamilya sa pamamagitan ng kanilang mga pagsisitaw at halimbawa batay sa turo ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo po kami. Nawa tanggapin ng mga magulang ang mga anak na biyaya ng Panginoon at tulungan silang tuloyin ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo po kami. Tulad ni Zacarias at Elizabeth, naway pagpalain ng Panginoon ang mga mag-asawang naghihintay ng anak na arugain at mamahalin. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo po kami. Dakilang Ama, puspusin mo kami ng iyong Espiritu upang buong galak namin tanggapin sa Jesus at kami naman yung maging tapat natin sa iyo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Halak. Halak.